Alam mo ba na sa isang maling hakbang lang sa ganitong edad ng palay, pwedeng bumaba ang animo ng hanggang 30%? Maraming mga magsasaka ang nag-aabuno ng basta-basta lang, kahit anong abuno lang na maisipan at mabili. Urea, complete fertilizer, Moreto putas at marami pang iba. O di kaya naman, huli na sa pizza na dapat na mag-abuno. Kahit kailan lang maisipang mag-abuno o kung may pira lang na pambili ng abuno. Kaya kahit maganda ang tanim, konti lang nabubuong suhi. Pero ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung bakit sa edad na 25 hanggang 30 days ang combination ng complete fertilizer na 14-14-14 at urea ang susi para dumami ang productive tillers, tumibay ang katawan ng palay at maging ready ang palay sa paglago. Ito mismo ang step na ginawa ko. At kung susundan mo, tiyak na hindi masasayang ang abuno mo. Hello ka farmer! Once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Kung naalala nyo sa nakaraang video, ay tinuro ko sa inyo ang tamang paggamit ng herbicide na 2,4-D, Supit at iba pa. Ito ay ang ating mga pre-emergence at mga post-emergence. Kung ano ang dapat iwasan at ang tamang gawin para maging 100% successful ang epekto ng herbicide. Ngayon naman, ibang usapan naman tayo dahil nutrition ng palay sa pagsusuhi o tailoring stage ang pag-uusapan natin. Abangan mo rin sa dulo ng video, ipapakita ko kung ano ang susunod na hakbang upang mapuksa natin ang mga leaf folder, stem borer at iba pang piste na umaatake na sa ating palayan habang lumalaki na ang palay. At marami pa nito ang darating kapag hindi natin masusugpo. Kung hindi natin mapupuksan, siguradong bagsak ang ani natin. Kaya kung gusto mo ng mga tips na puno ng kaalaman, ilike mo na ang video na to, ishare mo na rin sa ibang mga ka-farmer upang mapanood nila. At kung may tanong ka, mag-comment ka, o di kaya naman ay mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Tara, simulan na natin. Bakit nga ba 25 hanggang 30 days ang tamang timing upang mag-abuno na tayo para sa pagsusuwi o tailoring stage? Ayon sa Pell Rice at IRI o International Rice Research Institute, ang 25 hanggang 30 days old na palay ay kadalasang nasa active tailoring stage o nagsisimula na ang maximum tailoring phase. Ito ang golden window para magbigay ng sapat na nitrogen at iba pang nutrients para masiguradong hindi mabansot o hindi maging kulang ang suhi ng ating mga palay. Ano nga ba ang tillering o pagsusuhi ng palay? Sa stage na ito mga ka-farmer, nagsisimula ng magsupling ng maraming suhi ng palay. Kaya mataas ng demand sa nitrogen para sa paglago ng dahon at mga suhi. Kapag ang palay ay nasa pagsusuhi na o tillering stage, dito na lumalabas ang mas maraming suhi o mga bagong usbong mula sa puno. Ang stage na ito ang magdidikta kung gaano karami ang magiging productive tillers o mga suhi na talagang magbubunga sa hinaharap. At sa stage na rin ito ka-farmer, kailangan din ng phosphorus para sa kanyang ugat, root development at potassium para naman sa resistensya sa sakit at tibay ng mga tangkay nito dahil marami ng mga sakit at iba pa na darating. Kung sa stage na ito, kulang ang sustansya mo o abunong ibibigay sa palay, malamang magiging kaunti lang ang mabubuong productive tillers. Ibig sabihin, mas kaunti ang sisibol na uhay sa huli nating maani. Kung sobrang maaga naman ang pag-aabuno, mauubos ang nitrogen bago pa man dumating ang critical growth stage. Kung malilate ka naman ang pag-aabuno, bababa ang mga productive tillers. Tika, bakit nga ba kombinasyon ng complete fertilizer at urea ang sinasuggest natin? Karamihan kasi mga ka-farmer, urea lang ang ginagamit sa ganitong edad. Oo, mabilis nitong pabibirdihin ang palay natin pero hindi nito kayang ibigay ang kumpletong nutrition. Dahil ang complete fertilizer o ang 14-14-14, ito ay may nitrogen, phosphorus at potassium na nasa balancing ratio. Ang nitrogen, ito ay pampasigla ng suhi at paglaki siyempre ng ating mga palay. Samantalang ang phosphorus naman ay para sa mas malakas na ugat
at mas maganda ang pagdami ng suhi. Samantalang ang potassium naman ay para tumibay ang halaman laban sa mga sakit at sa mga piste. Plus, kapag sinamahan natin ng urea na 4600 dahil mataas ito sa nitrogen, which is 46%, kaya't pampasigla lalo sa suhi at berding kulay ng mga dahon natin. Kapag pinagsama natin ang complete fertilizer at urea, mas mataas ang nitrogen supply habang buo pa rin ang nitrogen, phosphorus, and potassium balance. Ito ang susi para sa mas maraming supling na suhi at mas malusog na bawat isa. Tika, bakit hindi lang urea? Kung urea lang kasi, puro nitrogen ang ibibigay natin, oo, lalaki ang halaman. Pero, kulang ang sustansya para sa matibay na ugat at resistensya. Kaya mahalagang iparis ang urea sa complete fertilizer para balanse ang nutrisyon. Tika lang, gusto ko ikwento sa inyo ang experience ko paano nga ba ako nag-abono. So, noong nag-abono ako, nakaraang araw, ito ay ginawa ko nung bandang hapon. Medyo sa isang araw kasi medyo mainit maghapon. At mga alas 5 na ng hapon ako nagsimulang magsabog ng abono. At pinatanggalan ko muna ito ng tubig upang hindi masasayang yung abono natin. Mas malalim na tubig, mas masasayang. So, tinanggalan ko muna ito at pagtanggal ko pa lang nito, basa pa yung ibabaw ng lupa. Doon na, nag-apply na ako ng complete fertilizer dahil kapag tama na pa lang ng abono sa lupa ay siguradong masisimula na itong matunaw dahil nga basa ang lupa. Dito, nagsabog ako ng tig 50 kilos na Viking Urea 4600 at Amigo na complete fertilizer 14-14-14 para sa 0.9 hectares na palaya namin. Medyo tipid budget na nga ito. So ang presyo ngayon ay nasa 1,840 ang complete fertilizer. At nasa 2,000 na naman ang urea. Kaya gumastos ako dito sa kabuwang 3,840. Tanong lang, ikaw ko farmer, anong abono ba yung tried and tested mo nang gamitin sa palay? Mas mura ba to o mas mahal dito sa binili ko? Pwede ba naming malaman? Baka pwede namang subukan natin sa susunod. Kaya talaga ka farmer, hindi talaga biro ang gastos. Pero investment natin yan para masiguradong mataas maging harvest natin sa bandang huli. Pero kung wala kang mabila ng abono, ay pwede na rin itong mabili online dahil may mga online store na nag-o-offer nito. Tingnan dyan sa baba ng screen at makikita nyo ito at pwede rin kayong makabili at baka mas mura online. Liban dyan, ang mga herbicide at insecticide na ginagamit ko ay mabibili na rin online. Paano ka ba dapat mag-apply ng fertilizer? Dalawang araw matapos na mag-spray tayo ng 2,4-D ay pinatubigan na natin ang ating palayan. At matapos nga tatlong araw na ito ay pinatuyuan na naman natin ito upang makapag-abono na tayo. Tika, ka-farmer, paano ka ba nag-aabono ng iyong palayan? Pwede mo bang i-share dito sa ating comment section? Salamat! Minsan, ang tanong ating mga kasamang farmer, sa pag-aabono, kailangan bang may tubig o wala? Ka-farmer, mas mainam na walang tubig. Pero basa ang palayan. Kung may tubig man, dapat mga 1 to 2 cm lang bago mag-abono para hindi matangay ang ating abono. Katulad sa akin, pinaawas ko muna ang tubig at saka nag-abono habang basa pa ang lupa at siyempre maputik pa. Tapos, sinarhan ko kaagad ang kahon. Pero dapat walang tubig na dumadaloy sa gitna. Puro saka na lang para maiwasan natin yung leaching. Kailan naman tayo magpapatubig ulit? Gagawin natin ito mga 1 hanggang 2 araw pagkatapos na mag-abono. Saka papatubigan na naman natin ng mga 5 cm ang lalim. At syempre tamang panahon na rin ito para sa pagsusuwi dahil kailangan na ng palay ang tubig upang mas maraming suhi ang magagawa. Paano naman kung umulan? Kung malakas talaga ka farmer ang ulan at halos ilang oras lang matapos kang mag-abono, posibleng nabawasan nga ang ngiti ko at maraming nakakaranas ng ganito at nasasayang. Kaya mas maganda mag-abono sa mga araw na hindi forecasted ang malakas na ulan, walang paparating na ulan. O kaya naman, gamitin ang split application. Hatiin ang abono at i-apply sa palay sa magkaibang araw para kung ulanin man ay may natitira pang abono na pwedeng ilagay.
Ngayon, anong oras naman tayo pwedeng mag-abono? Mas mainam sa umaga o hapon para iwas sa sobrang init na pwedeng mag-burn ng dahon kung may dumikit man na abono o ng kanyang ugat. Pero kung ako tatanungin, mga ka-farmer, mas maganda sa hapon para malamig ang susunod na mga oras sa gabi at siguradong mas epektibo sa palay. Pero hindi natin yan mapi-perfect talaga. Kaya madalas nga, hindi epektibo ang pag-aabono natin dahil mayroon tayong mga maling nagagawa o mga karaniwang pagkakamali na nagagawa nating mga magsasaka. Kaya dapat natin itong iwasan. Dahil narito ang mga ilang karaniwang pagkakamali ng mga magsasaka pagdating sa pag-aabono ng palay. Kala natin, okay lang, pero may masamang epekto pala ito. At minsan, nagsusunog lang tayo ng pira, sayang naman. Baka isa dito, nangyari na rin sa'yo. At dapat mo nang iwasan sa susunod. Number one, maling timing. Minsan, masyadong maaga o kaya naman ay masyadong late na sa paglalagay ng abono para sa pagsusuhi na stage ng ating palay. Kaya kakaunti na lang yung suhi o tillers. Sunod naman ay hindi pantay ang pagsabog. May mga parte na sobrang daming naisabog. Mayroon na mga parting palay na halos walang natanggap na abono. Ito kasi nakadepende rin sa pagtapon natin ng abono. Sa akin naman, una akong nagtatapon ng abono sa paikot ng kahon bago pa man sa gitna at iniiwasan kong matapon ng abono sa walang palay. Isang tip din, ka-farmer, kung magtatapon tayo ng abono, mas maganda kung pagbitaw natin ng abono ay talagang hiwa-hiwalay yung abono at nadidistribute natin ng maayos. Kaya isa pa ay huwag mag-abono kapag malalim ang tubig ng palay. Mabilis kasing matatangay ang mga nutrients nito, lalo na itong nitrogen, lalo ito yung urea na mabilis matunaw sa tubig. Kapag may mas malalim ang tubig, hindi na masisip-sip ng ugat ang abono dahil madidilute ito sa tubig at sa dami ng tubig, maging malabnaw na rin ang abono. Isa pa ay huwag mag-abono ng sobra-sobra kasi ang sobrang nitrogen ay pwede magdulot ng sobrang lambot ng halaman. Mas madali itong tabla ng piste, gaya ng mali folder at steam borer. Akala natin, lahat ng kapag inabuno natin ng sobra, mas okay, pero mas delikado pala yan. Huwag din tayo mag-spray ng herbicide na magkasabay kasama ng abuno sa isang araw. Nagbibigay ito ng stress sa halaman at pwedeng magresulta ng uneven growth. Dahil ang herbicide nga naman ay pamatay ng damo, samantalang ang fertilizer ay pampalago ng palay. Baka hindi mamatay ang damo at mas lalong tumaba. Pero kapag nagawa ng tamang lahat ng ito, aani rin tayo ng sagana. Dahil ang magiging benepisyo ng tamang pag-aabono ay mas maraming productive tillers o suhi na susunod na ang stage ng paglilihi at bubunga na siyempre ang palay natin. Mas magiging matibay din ito ang palay sa mga lodging o yung pagbagsak ng tangkay dahil sa NPK. Mas mataas ang resistensya ng sakit. Mas maganda ang root development at asahan natin na mas malaki ang potential na ani. Pero huwag pakampante, mga ka-farmer, dahil may kasabihan nga tayong huwag bilangin ang sisyo hanggat hindi pa napipisa. Sa palay naman, hindi mo pa sigurado hanggat hindi mo pa nailalagay sa sako dahil habang lumalago ang palay at paparating ang bunga. May mga piste na unti-unti nang lumilitaw na posibleng maging dahilan ng iyong failure. Kaya sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba pupuksain ang leaf holder, itong moth, steam borer at iba pang mga piste na umatake sa ating palayan. Kapag hindi natin napuksa kasi ito, kahit anong ganda ng abuno at suhi, babagsak pa rin ang ating ani. Kaya abangan mo rin ang masusunod na stage ng palay, ang panicle stage o yung paglilihi. Ano bang mga dapat gawin at dapat iwasan? Kaparma, marami ka bang natutunan sa ating episode ngayon? Kung meron, ilike mo ang video na ito bilang suporta sa ating channel. At kung gusto mong matuto ng mga tamang paraan ng pag-aabono at pest control sa palay, mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm. At ishare mo na rin ang video na ito para mas maraming magsasaka makinabang. At pwede ka rin mag-comment sa baba ng iyong mga karanasan patungkol sa pag-aabono sa ganitong edad. Kung hindi mo pa napapanood ang video kung paano ko ina-apply ang herbicide, panoorin mo pagkatapos ng video na ito. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy farming!